Hello guys, Jay here from UniPC. Welcome to our tech review, and for today's video, titingnan natin itong bagong-bagong budget gaming laptop ng Gigabyte. Now with the latest Intel Core processor, Thunderbolt 4, and a slimmer and lighter form factor sa nagkaalagang 50,000 pesos. And if you want to know more about the performance and new features of this laptop, just keep on watching. So this latest Gigabyte gaming laptop brings the newest gaming elements of the future trends. Combined with next-gen powerful performance, it's equipped with an Intel Core i5 processor, Nvidia RTX 3050 GPU, and 144 high refresh rate. And from the looks of it, marami pa din siyang ibang epic upgrades. Let's find out kung ano-ano yun. So yun guys, buksan na natin yung kahon para makita na natin kung ano yung laman at makita na natin kung gaano siya kaganda. Sa isang box, meron pang isang box. Ito, makikita nyo, G5 gaming laptop, Gigabyte. So ito, meron siyang plastic. Ang laman nito is manuals. Tsaka ito naman ito, thermal pad. Tapos meron din siyang leveling screw. Makikita natin mamaya kung para saan ba itong screw na ito. Tabi muna natin yan. Kanyang charger. Sa charger guys, para sa plastic. Yung charger niya guys is 150 watts. Naka-plastic yung kanyang monitor. Ito, makikita nyo. Meron siyang parang mga microfiber dito na hindi katulad sa ibang laptop na parang ano lang eh, yung cloth lang na ganito. Ito ngayon ko lang nakita ito eh, may plastic silang ganito. Quick specs guys, itong Gigabyte G5 GE ay meron 15.6 Full HD display with 144Hz refresh rate and IPS panel. Intel Core i5-12500H processor, 8GB DDR4 RAM, 512SD storage, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GPU. And finally, ang OS niya guys is 64-bit Windows 11 Home na po. Alright, first impression sa kanya, may mga elements na nadagdag. Very low-key pa rin ang kanyang design at minimalist. Talagang na-maintain ni Gigabyte ito. Pansin ko rin, medyo manipis siya tsaka magaan compared sa previous model. Ito guys, nakikita nyo, inahawak-hawakan ko siya. Napapansin ko naman na talaga hindi siya kapitin ng mga fingerprint. Di tulad sa iba, na kumakapit yung dumi. At kung ikaw ay isang tao na ayaw sa dumi, hindi ka na mag-aalala na punasan siya mayat maya. Let's take a closer look guys sa kanyang appearance. Bali, dati makapansin mo, yung logo ng Gigabyte is nandito lang. Ngayon, meron na siyang geometric design sa gilid sa lower right. Nakalagay dito, gaming series. Sa kabila naman is yung Gigabyte na logo nila. So, sa pagbukas natin guys, meron tayong makikita ito. Yung Gigabyte na logo, nasa lower bezel pa rin ang screen niya. Itong touchpad naman, meron na rin siya mga design na geometric. Geometric shape to. Tapos nakalagay dito is gaming. Talagang yung mga bago nila ngayon is may pagka-gaming accent na. So, ito guys, meron siyang apat na air vents. Meron dito, tag-isa sa kabilang side. Magkabilaan yan. Tapos meron din dito sa likod, ayan. Tapos syempre, yung intake niya is nasa ilalim. Kaya importante dito guys, elevated lagi yung laptop para maiwasan yung agarang pag-overheat. Okay guys, punta naman tayo sa kanyang mga ports. Dito sa left side, meron siyang pin central lock. Tapos dalawang USB port, 3.1 at saka 2.0. Audio jack at saka microphone jack. Dito naman sa right side guys, meron siyang RJ45, saka Thunderbolt 4 o USB Type-C. Tsaka ito, yung micro SD card.
Tsaka sa likod naman niya, guys, meron siyang Thunderbolt 4, USB Type-C, HDMI, mini display port, at saka dito yung sa charger niya. Sa dimension naman niya, guys, width is 14.2 inch, depth is 9.4 inch, while the height is 0.83 inch. Ang bigat naman niya, including the battery, is 1.9 kilo. Mas compact at mas magaan nga siya compared to 2021 model. For the screen, it has a 15.6 inches thin bezel full HD screen with IPS level display. The display also offers up 244 refresh rate, which is great frequency for gaming. Viewing angle approximately up to 160 degree. Tulad naman sa lumang model, full-size keyboard na rin siya at meron siyang LED backlight. Meron siyang 15 preset LED settings na pwede mong bago-baguhin sa gaming center. More on that mamaya, makikita natin. Dito naman sa keyboard, guys, tinetesting ko ngayon. Maganda yung travel ng daliri natin. Tsaka very tactile siya. Ayan, hindi bumabaon yung keyboard pag pumipindot ka. Tulad sa iba. Tsaka yung trackpad niya, guys, maganda yung sensor nung daliri. Kung hindi ka gamer, tapos pang browse-browse mo lang to, tingin ko okay na to kahit wala ka ng mouse. Tsaka nagustuhan ko rin yung design niya. Testing the camera and audio of this laptop. Yung specs ng camera is 1 megapixel, 720p, and 30fps. Kung ikaw ay mag-zoom, online class, tsaka video conference, okay na to. Tsaka yung sa sounds niya naman, may two-way noise cancellation siya, kaya goods to goods. So yun guys, check naman natin ang kanyang speaker. At dito naman sa kanya application, guys, meron tayong mga mode o task dito na babagay kung ano yung ginagawa mo. Meron ditong music, meron ding voice, movies, at meron din syempre pagka ikaw yung nag-games, strategy, RPG, shooter para mas enhance, immersive yung sounds na binibigay nitong laptop. Meron din syempre yung custom audio na pwede mong gawin, depende sa'yo. Ayan, setting lang. Alright, pag-usapan na natin ang ating internal specs. This one equips the latest Intel Core i5-12500H processor with 4 performance cores, max frequency of 4.5 GHz and 8 efficient cores, max frequency of 3.3 GHz and a total of 12 cores and 16 threads. And partnered with that processor is RTX 3050 GPU with 4GB RAM. At since ito ay isang 30 series GPU, andyan ang ray tracing at DLSS AI acceleration. Basically, itong mga features na ito ay napapaganda palalo yung gaming experience. Like, frame rate speed without compromising its visual quality. Nagtest din tayo ng ibang games on medium and ultra high settings. Silence. Cutting through. Shot duck. Cover going out. For connectivity ng GIGABYTE G5 GE is equipped with Wi-Fi 6 technology and Bluetooth 5.2. Okay, oras naman para sa isang quick overview ng control center niya ito. Nakikita nyo, type natin control center. Dito pwede mong palit-palitan yung modes ng laptop mo. Merong power saving, performance, or entertainment. Meron ding yung LED keyboard, pwede mong palitan to. Yung kulay, kung gusto mo ng yellow, pwede din. Tapos meron din siyang pan speed, maka-customize din yung pan speed dito. At flexi key.
Yan, ito yung parang yung mag-set ka na ng mga MacBook mismo. Yan ang control center 3.0. Okay guys, oras na para buksan natin ang chassis. Gentle reminder guys, huwag niyo tatanggalin yung cover ng laptop ng kayo-kayo lang since mabuboid yung warranty. If you want to upgrade or do something to your laptop, bring it to the GIGABYTE Service Center or accredited stores like UniPC. So guys, ito makikita nyo, meron siyang dalawang fans dito. Tapos 5 volts and 59 fan blades to. Compared to dating model is 52 lang. Tapos ito yung heat pipes niya, 4 na piraso to. So ito guys, meron na siyang na-pre-installed na 8GB RAM DDR4 to. Tapos meron pa siyang extra slot, pwede kayo mag-upgrade up to 64GB. Eh, nandito naman ang kanyang storage, 512GB SSD to. Tapos pwede ka pang magdagdag ng another one dito. Then, ito yung Wi-Fi 6, tsaka yung dalawang speaker niya sa baba. At ito naman ang kanyang battery na 54 watts lithium-ion to. Tapos, makapansin nyo, built-in na siya. Unlike din sa previous model na 2021, removable pa yung battery. So, ngayon, built-in na. All in all, this is a great mid-range gaming laptop for the budget of 55K. Maganda ang configuration niya not only for gaming and also for work purposes. If nagustuhan mo itong laptop na to and wanted one for yourself, this GIGABYTE G5G is available at UniPC for lower than SRP which is 53,499 as of October 2022. May chance kasing bumaba yun guys. At hindi lang yan, meron din tayong pa-previous from GIGABYTE na GIGABYTE bag. At iba pa yung ano ha, yung previous from UniPC which is yung 4-in-1 gaming peripherals guys. To avail from our store, pwede kang mag-send ng inquiry sa aming messenger. Meron din kaming Viber community, link in the description. And you may also check our website www.unipc.com.ph. Pwede kang mag-order via installment, cash on delivery within Metro Manila, free delivery tayo doon. And also cash on pickup via LBC nationwide. So yun guys, thank you for watching. If meron pa yung laptop na gusto mong ipareview, ipanbox sa amin, just comment down below sa aming comment section at baka yan yung susunod nating i-review. Again, my name is Jay from UniPC, where affordability meets the quality. Bye!